Yun, isang mapagpalang araw ang aking bati sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. At sa mga bago lang at trip mo hanggang itong mga video, abay mag-subscribe ka na para may matutunan tayo about sa coin collecting, guys, no? At ang una nating bariyang ipakikita ay kay Avalos Jomar. Ayan, salamat Avalos Jomar, no, sa pag-share ng iyong coin sa aling may online Facebook page. At titingnan natin kung ano ang iyong coin. Ayan siya. So, 1 piso BSP series coin ito. Napansin nyo agad, ano? Dito sa part na to, may mga debris, mga extra metal chip dyan. So, error coin ito, pero napaka-common lang naman. Marami na ako nakita ng ganito. At yung iba nga ay napakawalan ko na. No, siguro kung magtatabi ako nito, yung uncirculated condition. No? At sumunod kay Boyet Maranya. Good morning, 1 piso error ba to? Parang may signature at may biyak pa ang mukha ni Jose Rizal dito. Tingnan natin, ano. Ayan, so mga error coin na naman ang ating tampok ngayon. Nakikita nyo, guys, yung mga highlighted, no, may mga linya, no? Mga die crack error itong coin mo. 2017 die crack error. At okay din itong itabi, pero kung ibibenta natin dito sa atin ay hindi naman malaki ang value nitong mga die crack na ito. Sumunod kay Gistoni Jikain Valencia. Ayan, tingnan natin, 25 cents ang kanyang barya. Ayan, 2 piraso yung nandito eh. At yung isa, halos nawala na yung portrait doon sa gitna. So, die adjustment error din itong mga 25 centimo mo, no? At maganda pa ang condition. At sa tingin ko nga, legit die adjustment strike ito. O pwede natin i-collect. At pwede rin ibenta, no? At kung gusto natin makabenta ng maganda ang presyo sa international, no? Doon naman tayo makapagbenta na medyo mataas-taas ang presyo. Next, Adoris Vidal. Yan, parang kidlat idol. Error kaya. Ayan, tignan natin ito. Sukin na natin ito si Adoris si Vidal. May sinabi siya daw parang kidlat eh. Tignan natin. Ito lang yung nakita kong agad dito. Yan, no? Yan yung may linya na yan, no? Debris error din ito eh. Parang may sumobrang metal na horizontal papunta dyan. Ayan siya. Mga ano rin ito, mga debris error din ito. Ayan, sa kanyang reverse, mayroong debris. So, digit, kikita mo naman agad eh, no? At tignan natin yung dito sa part na to, meron din pala rito. Ayan, no? Yung linya na yan. Meron din akong hawak na ganito sa nonagon. Die crack error itong mga gantong error na to. At napansin ko lang yung mga die crack na yan sa nonagon ay parang nagiging common na eh. Marami na rin tayo nakikita yung mga linya na yan, yung mga crack na yan sa nonagon. Siguro hanap tayo yung mas matindi, no? Kaya tingpot ulit, sir, meron pa ako ipakita na kung mga error po ito. Ayan, kay tingpot, tingnan natin. Patingin nyo, alam nyo naman siguro itong mga tao sa kantong error, mga die adjustment strike to eh, no? Nawala yung image dyan sa may pinakagitna, sa may inner circle na pinaka-bronze niya, no? Nawala na. At sa tingin ko, legit ito. Legit ito. Die adjustment strike. Ang itong 10 piso mo, no? By metallic. Hindi mo lang pinakita yung kanyang obverse para nakita natin kung anong gear to. No? Pakita mo yung kanyang obverse para malaman natin. At baka meron ding error dun sa kanyang obverse eh, kasi reverse ito eh. Ayan, so legit ito. Pwede rin itong pagbili or i-listing sa international platform, no? Yung mga selling company dyan na online selling, no? Marami dyan at di na lang ako magbabanggit ng ano, saka na lang. Ayan, so iwasan natin yung mag-promote ngayon, di ba? Wala nang libre, kumbaga. Matapos ba naman ma-hack yung original account natin, so napakabigat yan. Ayan, kung kayo ay meron ding mga gantong mga unique error, mga hard to find coins, mga uncirculated coins, mga brilliant uncirculated coins, no, kahit foreign coins, i-post nyo lang sa Maykalimay Online Facebook page community, no? Sinasabi lang natin para kasi yung iba nagtatanong, humihingi ng advice, nagpapakilatis. Welcome po kayo lahat sa ating page. Ikalatisi natin yan. Kapag mapipili natin, maikokontent pa natin
kagaya nitong kanilang mga coins, no? At sa ngayon, ayan po yung ating ginagawa ngayon. Sineshare natin, at para matutuwa naman yung ating mga viewers, syempre nakikita nila yung kanilang coins sa TV at marami ding nakakapanood dito. No, kumbaga ay na-share natin. Ayan. Next, Roy Flores. Sana mapansin niyo po ito. Ayan, napansin na natin, Roy. At ito pa yung ginawa natin thumbnail, no, yung 10 piso mo year 2005 ito. At sa bigla ang tingin, no, masasabi kong legit error itong year 2005 mo. Structure cloth error itong mga gantong coins, no. Ayan, tingnan nyo. At die adjustment error din, eh, kasi nawala na yung face ni Andres Bonifacio doon. Ayan, nakita nyo, di ba? Parang faded siya, eh, no? Nawala yung detalye. Tapos sa yung reverse ng iyong barya, ayan siya, no? Meron akong ganitong year 2005, ganyan na ganyan din yung kanyang reverse. Ang tawag ko sa ganitong 10 piso ay yung mga hybrid 10 piso. Hybrid po ang tawag ko niya. Tingnan nyo kasi yung cogwheel niya, no? Parang manipis. Parang daiwan pero matataas ang ipin. Tapos yung sagisag ng araw sa gitna na yan ay bilog. Kasi pag daiwan, dapat square po yan, eh. Diba? Kaya hybrid itong mga year 2005 na ito. At magandang i-collect yan. Year 2005 mo na yan. Pakaingatan mo na yan. Bumili ka ng mga capsule para hindi lalong maluma. Kasi mga nag-circulate na rin itong 2005, eh. No? Kaya mas maganda kung makakakuha tayo nito yung talagang extremely fine, no? Or uncirculated. Kasi pag nakita ng collector yan at makita nila na error talaga, tapos ang ganda-ganda pa ng kondisyon, malaki ang chance na sila mismo ang mag-aalok sa'yo na bibilihin nila ang inyong mga coins. Ganoon naman po kasi yan, eh. Minsan di natin inaasahan, no? Nag-post tayo, halimbawa sa page ko, pinost mo dun. Sabi mo, share lang halimbawa, tapos nakita yan ng mga viewers natin. Nagustuhan nila yan. Kukontakin kanila yan, kaya sabi ko, welcome po lahat, eh. Pwede po kayo makipag-transaksyon sa ating page, kasapagkat naka-public po yung ating page. Welcome po yun para sa lahat. At kung po sa mga gusto naman makapasok sa group chat, mag-comment lang kayo. And maraming salamat, guys. Huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para updated kayo. God bless po.